Hey guys, welcome sa ating channel, Gyro TV. At sa video pa lang to guys, ay ituturo ko sa inyo kung paano natin pabibilisin yung internet natin, whether gumagamit ka ng mobile data or wifi. By the way guys, kung bago ka pa lang sa channel na to, yung channel ko pala ay nagtuturo ng mga topics patungkol sa hacks, freeload, tips at tricks at make money online. Kaya don't forget to hit the like, subscribe at ang notification bell. So tara guys, punta lang tayo dito sa Play Store at i-open natin ang or i-search natin itong DNS switch unlock region restrict. So dito guys, makikita natin meron po siyang over 500,000 downloads at meron po siyang ratings na 4.7. Meron din siyang 6,000 reviews at makikita natin dito guys, ayan o, napakaraming 5. At kung magbabasa kayo ng comment, halos lahat po ay positive. So by the way guys, napakadali lamang po gawin yung mga procedure para mapabilis natin yung internet natin gamit itong application na to. So dito nga sa pictures, ayan, makikita natin yung mga DNS. So hindi po ito yung DNS na nakakablock ng SIM card. Okay? So marami pong gumagamit nito sa buong mundo. At saka makakatulong talaga para lumakas yung internet connection natin. At ayan na guys, pwede pa tayong mag-add dito. So, ayan po, tap lang natin itong about this app at makikita nga po natin yung version po niya ay nag-update na po pala. Okay? So, updated na po ang bagong version nito last August 31, 2021. Okay po. So, offered po ito ng Yota Studio. Release po ito ng 2017. Okay? So, yung version niya po ay nasa 1.6.5 na po. So, dito, supported po siya hanggang 4G, from 2G to 4G. So yun nga guys, i-download nyo lang yung application na to at katapos nyo mag-download, open nyo lang. So yan, pindutin natin. At dito nga guys, meron tayong makikita disconnected yung DNS natin. So dito, meron tayong makikita ang Google 1, Google 2, Level 31, Level 32, Komodo Secure DNS 1, Komodo Secure DNS 2. So hindi ko na po ito iisa-isahin dahil napakarami po nito guys. Ayan guys, up to safe DNS 1, meron ding open NIC, public root, smart viper. So by the way guys, hindi mo na po kailangang magkaroon or i-root yung cellphone nyo para gumana ito. Dahil kahit hindi po naka-root yung cellphone nyo, ay gumagana po talaga itong tricks na to. So ang gawin lang natin dito guys, ay pindutin lang natin. Ayan, pipili lang po tayo ng server. Pero by the way guys, check muna pala natin yung speed test natin para makita natin kung magbabago nga ba talaga yung speed natin. So ayan, pindutin natin. So by the way guys, itong tricks na to or yung DNS na nandun ay nakadepende po sa area. So kapag hindi po gumagana yung DNS, maghanap po kayo doon sa application na gagana po sa location po ninyo. So ayan po, pumapalo po siya ng 18.60. Ayan, 70. So ayan guys, yung upload Mbps naman po niya ay umaabot ng 49. So ayan guys, yung download speed niya po ay 18.8, yung upload naman ay 14.6. So balik tayo dun sa application. So dito nga guys, pipili tayo ng DNS. So try natin itong Google 1. So click lang natin. Ayan po, makikita natin dito sa taas, select DNS 2 kasi dalawa po yung kailangan natin piliin. So, try natin itong Google 2. Click natin itong Google 2. At ayun na nga guys, meron tayong makikita ditong DNS switch activated. So, successfully activated na po siya. So, would you like to watch one promotion free video para makakatulong daw sa kanila? So, close lang natin. So ngayon guys, pupunta tayo sa speed test para makita natin kung nagbago ba yung connection natin. Ang gawin lang natin is balik ulit tayo dun sa speed test. Ayan guys, X lang natin ha. So click natin tong go. At tingnan natin, ayan, ping 25 Mbps. Ayun guys, pumapalo po siya ng 40 Mbps. Tapos yung jitter po niya guys, ayan guys, is 0. Diba? Talagang nakakatulong na napabilis niya yung internet natin guys. Ayan, yung upload niya ay pumapalo po ng 34. Ayan po, Mbps. So ayun guys, so talagang lumakas po yung internet natin guys, no? So by the way guys, gaya ng sinabi ko, kung hindi po gumana
itong Google One at Google Talk kasi nakadepende po ito sa area nyo. So, itry nyo po, subukan nyo po yung ibang mga DNS na nandito sakaling gumana po ang isa dito sa lugar po ninyo. So, para ma-deactivate po itong DNS, pindutin lang po natin kahit saan dito. So, try natin pindutin na itong Google One. So, automatic na po siyang nadi-disconnect. So, pag i-connect natin siya ulit guys, pindutin lang natin to. Try natin itong level 31, tapos level 32 din. So, ayun guys, connected rin siya. At try naman nating mag-speed test kung makukuha rin niya ulit itong 40 Mbps or bababa. So, try natin. Kasi nag-iiba-iba po kasi yung, ano, yung speed. Depende po sa ano. Depende po dun sa pinilin yung DNS. So, ayun po guys. Ayan, hindi po siya umaabot ang 40. O, diba? Kasi nag-iiba-iba po. Okay, nag-iiba-iba po siya. So, yung upload naman po niya ay mukhang ayan po, nag-iiba-iba siya guys. Ayan, kanina 33 ata. Ngayon, umaabot ng 35. So, diba? Nag-iiba-iba siya. So, depende po talaga guys sa ano, lugar. No? So, mabilis pala itong Google One at Google Two dito sa amin. So, by the way guys, kung nakatulong tong video na to at kung gusto mong sumali sa ating free load giveaways, ayan, basahin mo lang ang nasa comment section yung nakapin. So, sana ay nakatulong tong video na to at huwag kang magdalawang isip na i-hit ang like, subscribe at ang notification bell.